Hi guys, welcome back to my channel. Today menu is gagawa tayo ng sago at gulaman pang merienda. Okay, ingredients: sago, gulaman, sabaw ng buko, condensed milk, powder milk. For the sago, kukuha lang tayo ng tubig. Pakuluan ito. Tapos pag medyo kumulo na siya, ayan. So, ayan. So, pwede na natin ilagay ang ating sago. Yung maliliit yung pinili namin. Lagyan ng kunting mantika para hindi magdikit-dikit yung sago natin. So, pag-alu-aluin lang ito. Ayan. Hanggang sa maluto yung sago natin. Ayan, kumukulo na yung ano natin. So, pagkatapos nyan, pwede na natin siyang i-steamer para hindi mahulog yung mga sago natin. Para tanggalin natin yung tubig. Pwede na natin itapon yung tubig. Okay, next. Ito yung gulaman. So, maglalagay ulit tayo ng tubig. Pakuluin ulit ito. Parehas lang sila ng procedure nung ano, sa gulaman. Ay, sa sago. Okay, sago, gulaman powder. Ilagay na natin. Ayun. Pag-aluluin lang ito within 3 minutes, hindi mo siya pwedeng i-stop kasi baka magka dikit-dikit yung ano natin. So, halu-haluin lang ito. Pwedeng lagyan natin ng milk powder. Optional yan kung gusto nyo sa amin kasi nilalagyan talaga namin ng powder milk. Pwede rin nilagyan nyo ng sugar konti. So, i-mix lang natin ito hanggang sa matunaw yung powder milk natin. Pasensya na kayo sa boses ko, guys, ha. Ganito talaga boses ko, eh. Okay, so, pag medyo tunaw na yung gatas natin, sasalain pa rin natin to. Kasi baka may mga, ano pa, yan, no. Okay, so gamitan natin yung strainer. So far, wala namang masyadong hindi natunaw, so that's good. Ayan, i-chill lang natin siya sa lamesa for 5 minutes or more than that. Basta medyo matigas-tigas na siya, okay na yon. Madali lang naman tong maano eh. Lumigas. Okay, after 5 minutes, so ito na yung gulaman natin. So, hiwa-hiwain lang ito into cubes. So, pa-parallel lang yung hiwa niya, tsaka pa-ano, pahaba rin, yan.
Ayan na. Yung slice gulaman natin. Ilalagay na natin siya sa isang container para doon natin paghalu-haluin yung mga ingredients. Ilalagay na natin yung sago. Yun. Lalagyan ko rin siya ng fresh ng sabaw ng buko. Gusto ko kasi ng malasang buko eh. Kaya yung fresh na sabaw yung inano ko. Instead of water. Ihalu-haluin lang. Condense. Sachet lang yung ginamit ko kasi hindi kami masyadong mahilig sa sobrang tamis. Since nandyan naman yung ano natin, sabaw ng buko, fresh ng buko. So medyo matamis-tamis na siya. Oh, ready to eat na! Enjoy eating our sagot gulaman!